Magandang araw mga kaibigan. Kahapon po, may kakaibang celebration. It's an international celebration na tinawag nila na International Happiness Day. Happiness. Napanood ko sa CNN na news kagabi. Kaya napaisip ako na hala, meron palang ganyang celebration, International Happiness. So, pag-usapan natin ngayon, yung paano tayo magkaroon ng tunay na kaligayahan, joy and happiness. Kasi lahat po ng tao gusto ng kaligayahan, joy, happiness. But sad to say, marami ang nag-search for joy and happiness, but they fail. Isa na ako nun. I search for joy and happiness in my life in the wrong way. But salamat sa Diyos dahil nakita ko na yung tunay na joy and happiness. Noon, mali. So, okay, ganito po. Lumaki po akong mahirap, pobreng-pobre. Kaya dahil sa kahirapan sa buhay, malungkot ang aking kabataan dahil hirap na hirap eh. Kaya gusto kong maging maligaya sa buhay. Gusto kong maging successful. Kaya nagkaroon po ako ng ambisyon. Maliit pala akong bata. Ang ambisyon ko, yung search for joy and happiness ko, sabi ko, balang araw, magiging mayaman ako. Yun. Balang araw, magiging sikat ako. Balang araw, magiging powerful ako. Powerful. Kasi naranasan kong inapi. Nilalait, ganun. So, as I grew up, I searched for joy, happiness, success in my life through material things. Kasi kayamanan eh. Gusto magkaroon ng magarang sakyanan, gusto ko marami akong pera, gusto ko may mansion, ganun. So, nung nasa military service na ako, may mga pagkakataon na kumita ng pera kahit sa maling paraan. Yung illegal ba na nakakahiyamang aminin na subukan ko yun. Illegal ng mga gawain. So, nagkaroon ako ng marami pera. Na humawak na ako ng maraming pera. Lieutenant, captain ako. Marami na akong pera dahil marami akong negosyo. Illegal. Kaya lang, nung marami na akong pera, akala ko, magiging maligaya na ako. Wala rin. Yung ligaya, sa panandalian. Dahil may pera na ako, makain ko na kung kahit ano man ang pwede kong makain. Tapos, makatulog na ako sa mga magagandang hotel dahil may pera na eh. But then, wala. Nagtataka ako, imbes na maligaya ko, nagiging miserable ang buhay ko. Muntik pa kaming naghiwalay na mag-asawa nung marami na akong pera. Marami rin siyang pera kasi ang wife ko, negosyante. May dugong Chinese. So, nagninegosyo siya on her own. Ako rin may negosyo. Illegal nga lang. Wala. So, later on na-realize ko na mali yung pamamaraan ko sa paghanap ng kaligayahan. So, I surrendered to God. Iniwanan ko na, Lord, surrender na ako. Please take control of my life. Ano bang gawin ko para magkaroon ako ng tunay na kaligayahan? So, ito na. Meron akong tunay na kaligayahan. And ang unang sekreto yan is yung surrendering my life to God. Noong isinurrender ko na totally, umasa na lang ako sa Diyos, yun na unti-unti nagkakaroon ng tunay na kaligayahan. Kaya ang experience ko sa buhay, it's not wrong na magkaroon po tayo ng material possessions. Don't get me wrong, ha? Okay yun, yung... Kasi sa ngayon, may material possession na rin kami as a family. May bahay na kami, may sakyanan, may pera sa... Although hindi naman
million-million na ako, at least may pera na kami. So, nakakapagbigay yon ng kaligayahan. But, ang tunay na source ng kaligayahan namin ngayon is ang Diyos. Yung God's presence in our lives, in my life, in my family. Maligayang maligaya ako and ang aking pamilya ngayon. So, God's presence. Kaninang umaga, mga madaling araw, yung daily devotion ko with God, yung God's presence. Na po, mayroong kanta, maraming Christian music ngayon sa YouTube. Ang isang favorite singer ko, yung Carol Robertson. Nako, yung kanta niya nga, Lord, please make me thy servant. Lord, please make me thy servant. Teach me to do your will. Something like that. Habang pinapakinggan ko yung kanta na yun, bigla naman lang kong umiyak. Hindi ko maiwasan yung iyak ko. Kaya lang yung iyak ko, tears of joy. So anong ibig sabihin yun? Yun na po, yung God's presence. God touched my heart. Kasi yung pinapakinggan kong kanta, yun din ang prayer ng puso ko na I want to serve the Lord. I want to serve others. Kaya, make me your servant. Oh. So, with that, yun, umiyak ako sa kaligayan na nadama ko yung presensya ng Diyos. Okay? So, yun po. Ang source ko ng aking kaligayan yan is Diyos. Okay? Next, another source ng kaligayan is family. Oh, lahat tayo may kanya-kanyang pamilya. Di ba napakasaya pag kapiling natin ang pamilya? Okay? Basta yung pamilya na may labing-labing. Kasi kung pamilya naman nag-away-away, wala rin. Kaya depende sa relasyon sa pamilya. And to God be the glory, salamat sa Diyos dahil umabot na kami sa relasyon naming mag-asawa na kahit mag-away kami, no problem. Normal kasi sa mag-asawa mag-away. Ang victory naming mag-asawa, napakadali naming ma-overcome yung mga friction na yan, away-away. Forgive and forget. Away ngayon, mamaya labing-labing na naman. Okay? So, pamilya, kagabi, nasa mga apo kami. Yung may dalawa kaming apo dito sa Cagayan de Oro. Oh, kumain kami, binilan namin sila ng pizza, yung mga paborito nila, kain-kain, kwento-kwento. Yun, napakasarap po kapiling ang ating pamilya. So, Diyos, pamilya, pangatlo po na source ng aking real joy and happiness is in serving others. Kaya napaiyak ako yung kanta nga, Lord, please make me thy servant. Teach me to do thy will. Lalo na itong yung focus namin mag-asawa namin ngayon, yung Talaandig Tent City. Nako! Naa-amaze kaming mag-asawa. Nakakapagod yung every weekend magpunta doon. Magastos pa nga. Kailan, hindi namin maipaliwanag yung joy naming mag-asawa. And I believe, kayo rin na mga sumusubaybay itong vlog ko na ito, nababasa namin yung comments nyo na natutuwa rin kayo. May nabasa nga akong comments nga, General, you have finally found your calling. Calling, yun ang tawag ng Panginoon. So, totoo nga, it gives us joy kung tumulong tayo sa ating kapwa-tao. Kasi, ang greatest commandment po ng Diyos is, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ibigin natin ng Diyos. So, ano ang prueba na minamahal natin ng Diyos? Sabi ng Diyos is, kung ang mga tao na nakikita mo, hindi mo sila kayang mahalin, you are hypocrite. How can you love God na hindi mo nakikita, na hindi mo naman kayang mahalin ang kapwa mo tao? Okay? Kaya yung greatest commandment na love your God with all your heart, ang prueba nun is when you love your fellow man as you love yourself. Kaya yon ang second greatest commandment. Actually, magkadugtong lang yan. Kaya serving others, loving others, yun po ang nagbibigay sa akin ng sa aming mag-asawa ng malalim na kaligayahan.
So, salamat po sa ating partnership. Kayo, yung nanonood kayo sa ating mga vlogs, lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads, mga SWS, kasama na kayo in serving others. Kasi may konting income tayo, yung income na yon itinutulong natin sa nangangailangan itong Talaandig Tent City na ngayon, unti-unti nang bumabangon sa kahirapan. Okay? See you po next video.